So nandito tayo ngayon na mga chapapi para sa short vlog lang natin. Para dito sa bagong kabit natin na kalkal stock pipe with resonator. Wow. So ito nga pala kalkal pipe natin na to. Nabili natin to sa isang seller sa FB, sa marketplace. Nabili ko lang siya. 1.5 stock pipe siya na kalkal. And then tong resonator, pinakabit na lang natin yan sa mga muffler siya. Pero nabili ko tong resonator na to sa Shopee. Kung di ako nagkakamali, mga 500 pesos yata yung presyo nito. Ito yung ano, yung stock pipe natin. Yan, yan, yan. Kinikip ko talaga yan para if ever gusto natin ibalik. Nandiyan lang yung stock pipe natin. Buti na lang, nakabili ako nitong stock pipe na kalkal na. Judd Racing po yung nagkalkal nito. Kay Judd Racing, sabi nung napagbilan ko. And then, bago pa to, hindi niya lang kinabit kasi bawal daw dun sa ano, ang kasyata na paggagamitan niya. So, medyo maingay kasi pagkabasta lang natin kinalkal yung stock pipe natin. Kaya minabuti ko, kabitan ng resonator. Then marami nagtatanong, para saan nga ba yung resonator? Bakit kailangan kabitan pa natin yung tambucho natin ng resonator? Unang-una, syempre para ma-reduce yung ingay ng tambucho. Kasi yung kalkal pipe, medyo maingay kasi. Maingay yung kinalabasan ng tunog niya. So hindi natin nagustuhan, kaya natin pinalagyan ng resonator. Separate ito na pinalagay ko. Pinalagay ko na lang. Wala ito nung nabili ko eh. Pinalagyan ko na lang siya sa muffler shop sa may bandang antipolo. And then, ano nga ba yung naidudulot nitong resonator? Ayun nga, ulitin ko. Unang-una, para ma-reduce yung ingay nung tambucho natin. Nagsisilbi rin siyang parang silencer. Nire-reduce niya yung ingay and then kinokontrol niya rin yung back pressure nung tambucho natin para hindi naman siya dire-diretso yung flow. Merong konting restriction yung gas na binurn ng makina natin. Napakasakto lang po nung restriction ito. Hindi siya gaanong sakal para maka-apekto sa performance ng motor natin kasi yung stock pipe naman natin sobrang sakal naman kasi ginawa yung pagkatahimik niya, yung mga divider kasi sa loob yun. So for emission and then para na rin siyempre sa noise regulation. So para hindi naman tayo mahuli, pinalagyan na lang natin ang resonator. Nakapasa naman ako sa LTO nung pinarehistro ko to. Yung tunog naman ito, pasado to sa LTO decibel requirements. And then sa mga municipal ordinance, sobrang pasado nito. Siguro wala pa tong 100 decibel pagka tinest natin to. Yung tamang pagtetest po ah. So yan, may mga ano yan sa loob, may honeycomb yan sa loob tong resonator natin. Yung design to may honeycomb. So nare-reduce niya yung ingay talaga paglabas dito sa tambucho natin. And then, nakokontrol nga niya yung back pressure para saktong-sakto pa rin yung exhaust natin dito. Yung paglabas ng exhaust, saktong-sakto pa rin. So lagyan natin ng konting ano, sound test. Napaka-solid ang tunog nito. Wait lang, kunin natin yung remote ng RFI natin. Medyo basa lang yung RFI natin kasi umuulan po sa labas. Kakauwi ko lang. Then, nilinis natin yung motor. So, sound check natin. Okay. So, yan. Kung maririnig nyo po, napaka-swabe lang ng tunog nito. Ayan, no? Napaka-solid ng tunog nyo. So, bombaan natin ng konti. Umatras. Umatras. Pero napaka-solid ng tunog nyo. Pasado to sa decibel requirements sa mga LTO and then sa mga municipal ordinance. Marami silang ganyan. Napakahigpit nila pagdating sa restrictions sa muffler. So yun, di ko na siya masyadong maibibirit. Umatras kasi. So napaka-solid ng tunog talaga nito. Lalo na pag tumatakbo, swabe lang. Hindi siya sakal, hindi rin siya maingay. Okay. So sana nakatulong yung sinerga sa inyo mga chupapi. Thank you very much for watching. Lalapag yun ang closing ceremony. Sama nyo ang kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.